Karamihan sa naitatalang sunog sa buong bansa ay nagmumula sa mga barangay at residential areas. Sa katunayan, sa nakalipas na 3 taon, nakapagtala ang ahensya ng pagtaas sa bilang nito, nakasabay din ang pagtaas ng bilang ng mga pamilya at residenteng naapektuhan. Kaya naman, ang Bureau of Fire Protection ay naglunsad ng programang tututok sa pag-iingat laban sa sunog sa mga barangay at pamayanan. Ito ay ang Oplan Ligtas na Pamayanan, isang komprehensibong programa na magbibigay proteksyon sa bawat pamayanan laban sa mapaminsalang sunog sa pamamagitan ng pagbuo ng Community Fire Protection Plan at mga kalakip nitong aktibidad. Ngunit ano nga ba ang Community Fire Protection Plan or CFPP? Ang CFPP ay isang contingency plan o plano ng mga paghahanda upang maiwasan at maayos ng tugunan ang sunog na maaaring mangyari sa pamayanan. Bilang isang plano, sinasaklaw ng CFPP ang 3 bahagi na maituturing na Triduum o Trinity of Holistic Community Fire Safety. Ito ay ang mga sumusunod: Risk Evaluation and Elimination o ang mabusising pag-aanalisa ng mga pwedeng maging sanhi ng sunog sa pamayanan at ang agarang pagpapatupad ng mga hakbang upang maalis ang mga panganib o sanhi ng mga ito. Sinasaklaw ng bahaging ito ang pagkakaroon ng detalyadong pag-aaral sa bawat aspeto ng sunog gaya ng mga pangkaraniwang pwedeng maging sanhi ng sunog batay sa mga nakaraang datos, ang mataas o mababang posibilidad ng sunog batay sa mga kondisyon ng pamayanan, ang pwedeng maging epekto o impact ng sunog sa komunidad, ang vulnerability ng bawat pamayanan at tahanan sa pamayanan batay sa kanika nilang mga gawi at antas ng paghahanda, at marami pang iba. Napapaloob din sa bahaging ito ang pagkakaroon ng Risk and Vulnerability Maps o Fire Hazard Maps na magpapakita ng mga lugar sa pamayanan na may iba't ibang tsansa ng pagkakaroon ng sunog. Naitatala din sa mga mapang ito ang lokasyon ng mga evacuation areas, landmarks at location ng mga hydrants na makakatulong sa mga mamamayan at responding units sa kung sakaling magkaroon ng sakuna. Number 2, Tactical Defense Strategies o ang sistematikong pagresponde sa bawat sunog na maaaring mangyari sa pamayanan. Ang bahaging ito ng CFPP ay nahati sa 2 estratehiya. Una ay ang Pre-Fire Combating Strategy na kung saan alinsunod sa planong magagawa ng CFPP at mga lugar na may dideklarang mataas ang tsansa ng sunog batay sa mga mapa ay magkakaroon ng mga organisadong simulation exercises or drills na maglalayong subukin ang kahandaan ng bawat isa sakaling magkaroon ng sunog sa lugar na yon. Ito ay kritikal sapagkat sa pamamagitan ng ganitong estratehiya ay malalabanan ng sunog bago pa man ito maganap. Ang ikalawang estratehiya naman ay ang Community Involvement Strategy na kung saan bibigyan ng mas matibay na kakayahan ang bawat miyembro ng pamayanan upang respondihan ng mga sunog na mangyayari sa kanilang lugar. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatalaga ng mga Community Fire Auxiliary Group or CFAG, ang bagong struktura ng mga barangay fire brigade. Sa estratehiyang ito ay maiwasang lumaki pa ang sunog sapagkat nasa palibot na mismo o mismong magkakapit bahay na ang mga re-responde at aapula sa sunog. Number 3, Zonal Interventions o ang pagpapatupad ng mga aktibidad na direktang tutugon sa level ng panganib sa sunog sa bawat lugar sa pamayanan. Sa pamamagitan ng hazard evaluation and elimination, makikita ang mga lugar sa pamayanan na may mataas na tsansa ng sunog kumpara sa ibang lugar. Gamit ang datos nito ay itutuon ng BFP at ng pamunuan ng barangay ang mga aktibidad sa pag-iwas sa sunog sa mga lugar na may mataas na tsansa na magkasunog, kagaya ng pagsasagawa ng mga household surveys 2 beses sa 1 taon, drills, simulations, lectures, at iba pa. Sa pagtuon ng atensyon sa mga lugar na may mas mataas ang tsansa ng sunog, ay mas malalimang paghahanda ang maisasagawa ng bawat otoridad at maging ng mga mamamayan. Paano ginagawa ang CFPP? Ang planong ito ay sinasagawa sa pamamagitan ng isang planning workshop at field survey na kung saan aktwal na pag-aaralan ang mga kondisyon sa pamayanan na maaaring mag-ambag sa pagkakaroon ng sunog sa isang pamayanan. Field survey.
ang mga sirkumstansya at posibilidad ng sunog sa pamayanan sa isang pangkalahatang pagsusuri. Gamit ang Barangay Risk and Vulnerability Checklist, malalaman kung aling sunog sa pamayanan ang may pinakamalaking tsansa na magkaroon ng sunog at sa kung anong paraan. Sa survey din makikita ang magiging kahandaan ng bawat pamayanan na tugunan ng sunog gaya ng pagkakaroon ng mga fire hydrants, iba pang mga pagkukunan ng tubig, mga daanan at iba pa. Dapat ay isagawa din ito na kasama ang mga opisyal ng barangay. Gamit ang checklist ay isasagawa ang survey na halintulad sa isang fire safety inspection. Ang kaibahan nga lang ay ang buong barangay ang kailangang inspeksyonin. Bawat sityo o purok ay kailangang isurvey ng magkakahiwalay. O isang checklist bawat isang sityo o purok. Ang impormasyong makukuha mula sa survey ay kakailanganin sa paggawa ng CFPP sa workshop. Planning Workshop. Gaya ng pangkaraniwang planning activity, ang paggawa ng CFPP ay epektibo kung gagawin sa pamamagitan ng isang workshop na lalahukan ng mga magiging benepisyaryo ng CFPP, ang mga barangay officials. Ang tanging papel dito ng kawani ng BFP ay ang i-facilitate at bigyang gabay ang mga kalahok. Ang workshop na ito ay dadaluhan ng mga sumusunod. Mula sa barangay ay ang barangay captain, barangay councilors, barangay secretary and treasurer, barangay health workers, chief of the barangay police o ang barangay tanod, members of the barangay tanod and BPATs, barangay bantay sunog team leaders or sityo leaders at iba pang barangay workers, employees at officials. Mula sa BFP naman ay dadalo ang team leader, ang OIC, municipal fire marshal o ang city fire marshal, designated na bombero sa barangay, lecturer or facilitator at documentation personnel. Sa CFPP workshop, dapat ay maunawaan ng mga nagpaplano ang limang aspetong nakapaloob dito, gaya ng plan, assess, prepare, test, at improve. The plan. Ang CFPP ay isang contingency plan na espesyal na ginawa upang paghandaan ng sunog sa bawat pamayanan. Ito ay komprehensibo at dinamiko na kayang sumabay sa pagbabago ng panahon. Gaya ng ibang plano, ang CFPP ay isang pangmatagalang programa, kaya naman, dapat ay maikonsidera sa planong ito ang bawat detalye na maayos at naaayon sa kung ano ang aktwal na sitwasyon. Sa pagpaplano, kailangang isaalang-alang ng bawat isa ang mga sumusunod na factors o kadahilanan bakit nagiging mapaminsala ang sunog sa bawat pamayanan. Surface area, ang pisikal na lawak at kondisyon ng bawat pamayanan, hindi lingid sa kaalaman na nakararami na may epekto sa lawak o laki ng sunog ang lawak ng isang pamayanan, lalo na sa layo ng bawat kritikal na bahagi nito sa mga responding units ng BFP. Ang isang komunidad na mas malayo sa fire station ay mas matagal na marerespondihan ng mga bumbero kumpara sa mga komunidad na mas malapit dito. Gayon din ang ruta ng transportasyon papunta rito. Kaya naman, dapat isaalang-alang ng mga nagpaplano ang mga kadahilanan tulad ng traffic, layo ng bawat komunidad, at pinakamabilis na ruta sa bawat lugar na ito. Population density and sociology, o ang laki ng populasyon sa isang komunidad at ang kanilang antas ng pamumuhay. Karamihan sa mga malalaking sunog ay nagaganap sa mga komunidad na kung saan mataas ang konsentrasyon ng populasyon kagaya ng mga informal settlers. Ito ay sa kadahilan ng mas maraming tao, mas maraming aktibidad na maaaring maging sanhi ng malawakang sunog. Ang antas ng pamumuhay sa bawat pamayanan ay may malaki ring ginagampanan sa kung gaano kapaminsala ang maaaring maging sunog. Kagaya ng mga naninirahan sa mga informal settlers, malimit na mas naisasantabi ang mga bagay at pamaraan ng makakaiwas sa sunog kagaya ng naaayon sa standards ng dahil sa hindi ito ang kanilang prioridad. Setup of structures and material composition, o ang paraan ng pagkakatayo ng bawat estruktura sa pamayanan at ang mga materyales na ginamit dito, kagaya ng sa ikalawang kadahilanan, ang paraan kung paano na itatayo ang bawat bahay sa komunidad at ang mga materyales na gamit dito ay may ginagampanan ding papel sa kung gaano kapaminsala ng sunog sa isang pamayanan. Ang mga bahay na naitayo na magkakadikit sa isa't isa ay mas malaki ang tsansa na mas malawak ang maabot ng sunog kumpara sa mga bahay na malalayo ang agwat sa isa't isa. Gayon din sa kung anong materyales ang gamit dito.
ang mga materyales na gawa sa kahoy o improvised na materyales ay mas madaling masunog at base sa datos, mas madalas na maging dahilan ito. Kaya naman, bilang tagapagplano, kailangang isaalang-alang din ito ng bawat isa. Environmental factors o ang mga natural na kadahilanan kagaya ng heograpiya ng pamayanan, direksyon ng hangin na nagbabago-bago sa loob ng taon at ang iba pang natural na kadahilanan. Kadalasan, ang mga bagay na ito ay kinakaligtaan sa pagsasagawa ng pre-fire plan. Ngunit ayon sa pag-aaral, ang mga natural na kondisyong ito ay malaki ang kinalaman sa kung gaano kapaminsala ang sunog na maaaring maganap. Halimbawa, ang isang sunog na bagaman ay may mababang tsansa na sunog batay sa domestikong aktibidad ay maaaring maging mapanganib kung ito ay direktang nasa tabi o napapalibutan ng malawak at tuyong damuhan na may mataas na tsansa ng grass fire. Kapag ka ang kondisyong ito ay sinabayan pa ng natural na ihip ng hangin patungo sa mga kabahayan, ay tiyak na mapaminsala ang sunog na magaganap. Ang mga ganitong bagay ay dapat na isalang-alang ng bawat isa. Kasama na rin dito ang lokasyon ng mga waterways o pagkukunan ng tubig. Assess. Susi sa pagkakaroon ng epektibong plano ay ang pagkakaroon ng malalim na pangunawa sa bawat aspeto ng kalamidad na pinaghahandaan kagaya ng sunog. Kaya naman ang CFPP ay kailangang dumaan sa mabusising pag-aanalisa ng mga sanhi ng sunog, mga kadahilanan at ang maaaring epekto nito. Sa pag-aanalisa ng mga aspeto ng sunog, kailangang unawain ang mga ito sa level ng bawat komunidad sapagkat hindi pare-pareho ang bawat isa. Ang pag-aanalisa sa isang pook ay maiiba kumpara sa iba. Kaya naman, ang pag-aaral ay dapat gawin mula sa malawak hanggang sa maliit na antas o ang tinatawag na macro to micro analysis scheme. Dapat ding pag-aralan ang mga probabilidad ng sunog batay sa mga maitatalang sanhi nito, sapagkat ang pangkaraniwang sanhi sa isang lugar ay maaaring hindi akma sa ibang lugar. Kasunod nito ay ang pag-aaral sa magiging epekto ng bawat sunog sa bawat lugar at ang magiging lawak ng pinsala nito. Napapaloob din sa bahaging ito ang pagtatakda ng mga prioridad na kusang lilitaw mula sa mga datos na makakalap. Ito rin ang magiging batayan ng pagkakaroon ng mga simulated drills na isasagawa sa bawat komunidad. Sa pag-aanalisa din lilitaw ang mga lugar sa bawat pamayanan na may iba't ibang tsansa ng sunog na siya namang ilalathala sa mga mapa. Prepare. Matapos mapag-aralan ang mga pwedeng maging sanhi at pinsala ng sunog sa bawat lugar sa pamayanan, kasunod naman ito ang mga paghahandang kailangang isagawa upang ito ay maiwasan at kung hindi man ay agaran itong matugunan sa sandal ng sakuna. Ang mga aktibidad o programang direktang tutugon sa mga matutuklasang pangangailangan na dapat isagawa ng mga kinauukulan sa pamayanan. Kasabay din sa paghahandang ito ang pagkakaroon ng Immediate Response Procedure. Isang dokumento na naglalaman ng mga datos na makakatulong upang agarang matugunan ng sunog sa bawat bahagi ng pamayanan. Gamit ang mga datos nito ay magkakaroon ng mas mabisang Tactical Response Procedure ang bawat responding unit. Nakapaloob din dito ang mga hakbang at aksyon na dapat gawin ng bawat responding unit na magmumula naman sa pamayanan kagaya ng CFAG. Mga aksyon tulad ng traffic control, evacuation, EMS, rescue, at immediate firefighting. Test. Ang CFPP ay isang buhay na plano. Kaya naman mahalagang ito ay sa ilalim sa mga pagsupok sa pamamagitan ng mga simulated drills and exercises. Ang mga simulations ay kailangan nakabase sa mga scenario na nabuo mula sa assessment phase ng planning workshop upang mas maging makatotohanan. Sa napakatagal na panahon, ang pagsasagawa ng ganitong drills sa bawat pamayanan ay ang siyang hindi nabibigyan pansin. Kaya namang isa ito sa mga kritikal na aspeto ng CFPP. Sa testing din makikita ang mga adjustments na kailangan pang isagawa nang sa ganon ay mas maging komprehensibo ang CFPP. Improve. Maliban sa pagiging buhay, ang CFPP ay kailangan maging aktibo or dynamic. Ito ay kailangan sumunod sa pabago-bagong kondisyon sa pamayanan na dala ng nagbabagong panahon. Kaya naman, maliban sa mga tests na sinasagawa sa pamamagitan ng mga simulations, ay kailangan din magkaroon ng regular na updating ang CFPP
Ito ay nakadepende sa kung gaano kabilis ang mga pagbabago sa isang komunidad o di kaya'y isang beses sa loob ng 2 taon. Sa ganitong paraan, may evaluate kung ang mga senaryos na nabuo sa unang CFPP ay naroon pa rin. At ang mga sanhi ng sunog, maging ang vulnerability ng bawat lugar kung naroon pa rin o tuluyan na nawala dulot ng mga paghahandang isinagawa. Sa bawat sunog na magaganap sa komunidad, ay kailangan muling tignan ang CFPP. Nang sa ganun, ang mga nakitang aktwal na kondisyon ay maisama na sa mga pagbabagong gagawin sa planong ito. Ito ang Community Fire Protection Plan o CFPP, ang komprehensibong proteksyon ng bawat pamayanan laban sa mapapinsalang sunog.